So ngayon guys, ang gagawin natin ay magko-compression test muna tayo bago ulit natin linisin ang chamber ng ating motor. Okay? So titingnan natin kung ano ang before and after, kung effective ba ang carbon cleaner, no? Okay guys, so tatanggalin muna natin yung spark plug natin. Ayan guys, tinanggal ko muna yung carburetor natin para mas makapasok po yung hangin. Pwede rin hindi natin tanggalin guys, no? Ang importante, dapat naka full throttle po yung ating carburetor. Ayan, so lalagay na natin. Huwag pong masyadong mahigpit to guys, no? Hand tight lang. Bago natin simulan ang testing na to, gusto ko munang sabihin sa inyo guys na yung valve natin at yung valve spring at yung ating valve seal ay stuck pa rin, no? Bale 11 years na po sa akin yung stuck valve spring at yung ating valve seal. So sa buong buhay kong nagmumotor, ngayon lang po ako gumamit ng ganito guys, no? Ayan, lagyan na lang natin dito para makita natin lahat. Ayan, okay. Yung nabigay sa akin ng seller guys, may advance. Advance po siya ng 5 PSI. Simulan na natin. I-kick lang natin ng i-kick guys. Tingnan natin kung ilang PSI ang mararating ng stock valve natin. Ulitin ko, sa buong buhay kong nagmumotor, ngayon lang po ako gumamit nito. So ayan guys, hanggang dyan na lang po yung kayang abutin. Bale hindi siya 125 guys, no? Bale 120 po ang PSI na nakuha natin. Alright, so ang compression natin ay loss, no? Hindi man lang natin nakuha yung standard na 175 or 170 at hindi pa natin nakuha yung pinakamababa na 150. Okay, so ayan, ang motor natin ay loss compression. Napakababa. Napakababa po ng PSI ng ating motor, pero hindi po siya hard starting. At okay pa naman yung takbo natin. Nung nag-drive test tayo guys, sumasabay naman yung RPM sa speed natin, no? Ayan guys, dito po natin malalaman kung asan dyan ang may sakit. Bale, yung compression tester po natin ay nagsisilbing stethoscope ng makina guys, no? Dito natin ma-check kung may sira na ba ang ating valve head or yung ating piston, no? So, ano ba yung mga
pwedeng sakit guys, pwedeng singaw po yung ating valve. Nung huling naglinis tayo guys ng carbon sa loob, nakita ko po yung valve natin na may guhit-guhit na. Hindi rin natin sure kung baka may tama na rin yung piston ring natin o yung piston block. Doon po magsisimula ang blow-by ng langis sa ating piston, no? Kaya nung last na nag-carbon cleaning tayo, mamasa-masa yung carbon na nasa top ng piston natin. Okay? Ang gagawin natin ay try ulit natin linisin yung carbon sa loob. Pagkatapos natin gamitin to guys, magko-compression test ulit tayo, no? Tignan natin kung may improvement. Tanggalin ulit natin to guys. Yan. Ito yung carbon cleaner natin. At kailangan nating palitan ng ganito para mas madaling ilagay po yung liquid, no? Pipigayin lang natin. Lagay na natin to. Mga kalahati siguro. Sayang, may nagli-leak. Baba rin natin ng konti guys para malusaw yung carbon bago natin bombayin ulit. Lagyan pa ulit natin guys. Okay. Konting babad lang, mga 30 seconds or 1 minute. Kailangan na siguro nating magpalit ng valve at piston ring. So ayan, bombay na natin guys. Dami. Daming nalabas ah. Matansik. Dari ka man. Bombayin lang natin ang bombayin guys hanggang maubos yung nilagay natin.
nakakapagod din ah. Ayan yung exhaust valve natin, no? Ang itim pa rin, guys, no? May itim pa rin. Ayan, check natin yung intake. Ayan, no? Ayan yung sinasabi ko sa inyo, guys. Meron ako siyang linya-linya. So feeling ko talagang palitin na ho yung valve natin. 'Di ba? May ring siya. Meron siyang guhit-guhit. And check na ulit natin yung top ng piston natin, guys, kung kita. Tingnan natin ah. Itim pa rin ng sas. Hindi ho kita yung piston. Hindi po kita yung top ng piston natin. Oh, ayun guys, oh. Mukhang pumuti ng konti. Kita nyo ba yan, guys? Medyo malabo pa rin, no? Ayun guys, nakikita ko yung carbon. Di ba? Try ulit natin lagyan ng carbon cleaner, guys. Mukhang effective kasi medyo nalulusaw. Nalulusaw po yung carbon, hindi ko gaya nung huling paglinis natin ay kitang-kita natin yung carbon na mamasa-masa. Lalagyan na natin lahat 'to, mga 30 ml. Okay? Bale 30 ml po yung nalagyan natin. At ayun nga, ubos. Bumbahin ulit natin, guys. Pagkatapos natin dito, kukompression test ulit natin kung may improvement. Tignan natin kung effective ang carbon cleaner. Bomba-bomba. Okay. Kakapagod, men. Patuwin natin ng konti bago tayo mag-compression test ulit. Ang ginagawa ko ng iba, guys, dinadagdag po nila sa tangke. Kung idadagdag nyo ito, guys, sa tangke ninyo, hayaan lang natin na nag-a-idle, no? Huwag nating patatakbuhin. Yung iba kasi ganun yung ginagawa eh. May napanood na ako, guys. Dapat idling lang to. Or kung gusto nyo, guys,
kuha po kayo ng isang bote, yung bote ng Coke na 1 liter or 1.5. Lagyan nyo yun ng kunting gas at saka nyo dagdagan nito guys, no, para mas safe. Kunyari ito yung bote, kunyari guys, ito yung bote ng soft drinks or kung anong bottle na plastic. Lagyan nyo dito ng hose, saka nyo i-coconnecta sa carburetor. Ito yung nagsisilbing tanki guys, no, saka nyo lagyan ng carbon cleaner, di ba? Okay, compression test ulit, salpak ulit natin to, tignan natin kung may improvement. Okay, so ayun guys, bomba ulit. Lagyan natin dito para kita. Okay, bombahin lang ulit natin guys. Ayan guys, may kunti lang. Yung kanina po ay 120, ano. Ngayon ay umakyat po siya ng 5 PSI. So ayan, i-minus natin yan kasi medyo advanced. So ito ay 125. Ibig sabihin nun guys, may nilinis siya na carbon sa loob. So may improvement, di ba? So ang carbon cleaner natin ay effective. Okay, so ngayon guys, ang gagawin natin ay try nating lagyan ng langis sa loob, no. Tingnan natin kung may tama na ang piston natin. Kung aakyat man to guys, doon natin alam na meron na pong tama yung ating piston ring or yung ating piston block. Singaw na yung ating piston guys, no. Yun ay kung aakyat pag nilagyan natin ng langis. Pero kung steady pa rin guys, ang problema natin dito is yung valve or baka tukod yung valve clearance natin. Okay, so try natin guys, lagyan natin ng langis. And guys, ito yung langis na ilalagay natin, use oil lang to. Yan, kunti lang guys, mga ganito siguro. Kunti lang yung lalagay natin. Ito po kasi yung nagsisilbing temporary seal ng ating piston. In case man na yung piston ring ang may tama. Lagyan natin. Yan. Medyo madami-dami natin nalagay. Okay, so try natin guys. Lagay ulit natin to. Tingnan natin kung effective. Bombayin ulit natin. Bombay's life. Okay. Ayan. Oops. Okay.
Layo. O, diba guys? Ngayon, napakataas. Mga 200, 5, 10, 15. Balay 210 guys. Ang actual na nakuha dito is 215. Ngayon, imi-minus natin yung advance na 5. Bale, 210 PSI guys. Nakuha natin yung 210 PSI guys dahil yung block natin ay 57. 57 po yung block natin. Dapat ang standard po na PSI ng YBR125 ay 175, no? At ang pinaka maximum na PSI ng YBR na stock block ay dapat 190. Pero yung sa atin, kung hindi po singaw yung piston ring natin, eh 210 po yung makukuha na PSI pag naka 57 ka guys, no? So ngayon guys, alam natin kung ano po yung tama ng makina natin. Obviously yung piston ring ng ating motor. Kaya nung last guys na naglinis tayo ay meron po siyang yung carbon po ay mamasa-masa. Ibig sabihin blow-by na ho yung piston natin, no? Tumatagas na po ng langis. Okay, napakalaking tulong ng compression tester na to guys. So payo ko lang guys sa lahat ng viewers natin na motorista, kailangan nyo po ito guys, no? Napakalaking tulong. Ngayon at least alam natin na yung piston natin ang may tama. Kailangan ko na rin palitan yung intake at exhaust na valve natin. Sulit na sa akin to. Napakyunabangan natin ng 11 years. Yung motor kasi natin nakuha ko noong 2012 March. Mga March po ng 2012, no? So 11 years na po siya this coming March. Okay, so yan, sulit na ho yung ano natin, yung valve at yung mga valve seal pati yung valve spring. Okay, yung block natin nalagay ko lang to nung nag-start ang pandemic 2019, 2021, 22, 23. Bali, 4 years lang sa akin to, yung 57 na big bore. At least, nakita nyo naman, meron tayong before and after. Diba? Ayan. Ang taas na ito guys, kung walang tama ho yung piston ring natin, mas maganda pa yung hatak ng motor. No? Ayun o, nakuha natin yung 210. Diba? Ulitin nga ulit natin guys. Tingnan natin kung aakyat ulit. Wala. Bumaba na ata yung langis guys. Anyway, salamat po sa lahat ng bagong subscribers natin. At sa mga lahat ng viewers, salamat po sa inyong lahat. Okay, so see you in my next vlog. Bye-bye.